Okay, magandang araw mga K-Shop. Ayaw mag-power on. Naka-red lang siya pero ayaw mag-on. Sa inyo. Bali, 14 inches lang to. Buksan natin. Okay. Ito na yung board niya. Nabuksan na natin. Yung mga ganitong unit kasi, mga pasaway ang sira nito. Yan. Yan yung board niya. Sa inyo. 14 inches lang to. Gagawin natin ngayon dahil ayaw mag-on. So, tayo supply. Check natin supply. Okay, magsusukat tayo ng B plus natin ay times. So, 250 volts. Meron siyang supply. Okay yan. Tapos supply ng vertical. Okay, meron din. Supply ng vertical. So, meron din siya. Supply na 12 volts. Meron din siya. Okay. Ito, wala. Supply sa vertical. Magkakaroon na ng supply yung vertical nito pag nag-switch tong transistor na to. Meron to vertical oh, supply. Tapos yung kabila, meron din. Pero yung gitna nito, walang supply. Okay. Kasi yung unit natin naka-standby. Ayaw mag-on. Ayaw mag-on. Check natin ngayon yung memory niya kung mayroon siyang 5 volts. Okay, may 5 volts siya sa memory. Ayan, 5 volts sa memory. Check natin yung ECL niya kung mayroon din. Okay, mayroon din. Tapos yung isa. Ayan, okay. Ito meron. Ito meron din. Okay, ibig sabihin may supply yung program. Pero ayaw mag-on. Mga ganitong sakit kasi medyo mahirap i-trouble yung ganito. Kumbaga bangungot na tong ganitong sira. Nabubunutin ko siya. Saksako. Okay, saksako. Yan. Hindi talaga siya nagpalit ng ilaw. Hindi naman siya naka standby kasi kung naka standby yan, pag pinindot mo yung button dito, dapat magbabago yung ilaw niyan. Ngayon, try natin ngayon. So, try natin ito. Ang mga ganitong problema kasi ay parang kagaya sa China board. Yung complete supply, normal lahat ng supply pero ayaw mag-on. Okay. Yan ang sakit nito. Kasi kompleto naman ang supply, maayos pa naman yung board, hindi naman corroded. Pero ayaw mag-power on, naka-standby lang siya. Okay naman. Ngayon, ang gagawin natin dito, hahanapin natin yung kasi pag hindi mo kabisado ang trouble na ganito, medyo mahirap kapain to. Bangungot na to eh. Pero pag kabisado mo ang trouble nito,
madali lang. Yun. Ito ngayon yung crystal oscillation niya. Yun. Sa China, ganito din, may ganito din yung mga China board na mahaba yung IC. May ganito din yun. Okay. Pero, ito, wala siyang kapasitor na ceramic na nakaparallel sa kanya. Kasi nga yung kapasitor nito, yan, yung kapasitor nito ay chips na. Yun o, yung kapasitor niyan ay ito, bato na. Yung SMD na siya. Yan, SMD na yung kapasitor niya. Ito yung crystal oscillation niya. Yan. Tingnan nyo ah. Try natin ngayon. Saksak ko lang siya. Yan. Saksak ko na siya. Try ngayon natin tong hawakan yung crystal oscillation. Tingnan nyo yung ilaw kung may pagbabago. Wala. Ayaw. So, hindi nagbago. Ayun. Nag-iba ang kulay ah. Oh, dark na siya. Hindi na siya gasanong matingkad. Try natin kung may heater. Ayun, may heater siya. Oh. Okay. May heater siya. Nagka-raster siya nung kinapa natin yan. Try natin ulit. Bunotin natin. Okay, bunotin natin. Tapos, saksak natin. Yan. May ilaw siya. Ngayon, tingnan natin kung nag-oscillate siya. Di kanina, mayroon siyang heater. Yun o, wala siyang heater. Walang heater. Wala siyang heater. Okay, tuloy tayo. Papakita ko lang kung ano ang mangyari sa kanya. Yan o, wala siyang heater. Pero mayroon siyang supply na 100+. Pero hindi siya nag-heater. Walang heater oh. Pansin niya ba? Hindi siya nag-heater. Ano kasi ito eh? Auto on to eh. Matic on to pag sinaksak mo kusang bubukas eh. Ngayon, tingnan niyo yung tester natin. Nakatutok ngayon yan sa heater, terminal ng heater. Kapain ko lang tong crystal oscillation niya. Wala, ayaw. Yun, pumitik to. Kinapa ko lang yung crystal oscillation dito, pumitik siya. Yun, nagkaroon siya ng heater. Yun o, bumukas siya. May heater na siya. Pansin niya ba? Ulit natin ha. Bumutin ulit natin. Ayun. Namatay siya. Saksak ulit natin. Tingnan niyo. Dapat mag-on na yan. Oh, hindi siya nag-on. Nakailaw lang to. Ayun, nakailaw lang tong indicator niya. Pero wala siyang heater. Hindi siya nag-function. Nagawin natin. Kakapain ulit natin ito. Crystal oscillation dito. Kapain na natin. Yun. Yun o, bumukas yan o. Ba, pansin niyo? Ngayon, magtataka ka ngayon kung ano ang problema niya. Bakit sa tuwing hahawakan mo yung side ng crystal oscillation dito, ay nag-on siya, nagbubukas siya. Pero pag binunot mo siya, tapos saksak mo ulit, ayaw. Nakailaw lang to. Yun. Yun ngayon ang problema niya. Ang gagawin ngayon natin dito, dahil sa crystal oscillation ang magiging problema nito. Sakit to ng mga China na mayroon siyang crystal oscillation na parang tube na maliit. Yun. Sakit nila yan. Ngayon,
Tatanggalin natin ngayon yung dalawang kapasitor. Kaya lang, hindi naman natin alam kung anong value ng kapasitor na ito. Itong kapasitor sa itong bubunotin ko lang. Tatanggalin ko muna. Okay, bali tatanggalin natin yung dalawang kapasitor. Yung SMD kapasitor, dalawang yan. Tatanggalin natin yan. Okay, ito tatanggalin din natin yung isa dito. Oh, may mga function kasi yung mga kapasitor na ito. Lalo na sa China board. Yun yung sakit niya. Sa China board, ang nakalagay doon na kapasitor na ceramic ay 18 yata. Dalawang 18. Pwede doon dalawang 10. Kung walang maremedyoan. So ako ngayon, malabo rin ako makaremedyo nito. Dahil wala na rin ako mga board nito. Okay, nabunot na natin yung dalawa. Yan o, may nakalagay yan o. Itabal yung sirkuito niya. Para maituro ko sa inyo. Para malaman nyo kung anong bangungot ng mga sakit na ganito. Kompleto ang supply pero ayaw mag power on. Ayaw din mag remote. Pero pag kinapa mo yung side na yan ay nag-oscillate. Ito. Ito ay nakaparallel sa yun o, crystal oscillation, paan ito, tapos grounding, crystal oscillation, paa ito, ito yung dugtong, tapos grounding. Kumbaga yung mga SMD kapasitor na to ay nakaparallel sa crystal oscillation, tapos nakakabit sa grounding. Yung tapos yung isang paa nito nakakabit sa resistor na 214. Papunta yan dito sa pangalawang paa nito. Okay. Itong isang paa nito, ito. Yung pangalawang paa, nakasiris yung isang resistor. Tapos pumunta dito. Okay, yan lang. Ngayon gagawin natin ngayon dito dahil yun ang sakit niya. Para malaman nyo na rin ang problema ng mga ganitong unit. Iko-convert na lang natin to sa ceramic. Lagyan natin ngayon ng ceramic to. Hanap lang ako. Okay, may nahanap tayo. Ito, medyo mataas lang to. Ayun o, 33. Pang ano kasi to? Gamit sa conversion ng BCO. Ito yung gamit ko, 33. So, ito na lang ikakabit natin. Dalawang 33 kabit natin. Okay, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Sana may matutunan kayo sa video kong ito. Medyo pawala na rin yung mga tube type pero sana makatulong pa to sa inyo. Lalo na sa mga baguhan na hindi kabisado ang sira na ganito.
kuryente. Yan, nakabit na natin yung dalawang 33. Dalawang 33. Pinagitan natin yung dalawang ito. Sana. Ay, hindi ko mahanap. Laki ng kamay ko. Grabe. Yun. Yan, dalawang SMD na kapasitor. Pinalitan natin ng dalawang 33 na ceramic. Okay, yan, oh, nakakabit na. Okay, testing natin ngayon. Bali dito tayo magtututok ngayon sa ilaw niya. Yun, para makita nyo yung ilaw nyo dito. Yung indicator nyo dito. Ayan, saksak ko lang. Yun, pansin nyo ba nag-iba yung ilaw nya? At yan ay mayroon na siyang heater siguro kung talagang nag-normal siya. Kung yun lang ang sira nya. Tingnan ngayon natin kung mayroon siyang heater. Oh, mayroon na siyang heater, oh, hindi na natin kinapa. Eh, may heater na siya, nagbukas na siya ng pusa. Tapos, gagawin natin, bubunutin natin. Yun, binunot ko yung plug. Tapos, hindi na natin kakapain yung IC. Saksak ko na lang to. Saksak ko. Oh, yun, pusa na siyang nag-heater. Yun, pansinin nyo. Bunutin ko ulit. Yun, namatay ilaw. Saksak ko siya. Ilaw. So, yun, nag-heater na siya. Ibig sabihin, okay na yung unit natin. Nag-auto on na siya. Pansin nyo ba? Normal na yung unit natin. Nag-auto on. Pero hindi pa natin alam kung mayroon siyang picture. Okay, tingnan natin kung may picture. Yo, meron siyang raster. Okay, raster na siya. At meron na siyang raster. At aroon na ng pagbabago yung ating ginagawa ngayon. Sanyo, 14 inches. Bangungot to pag hindi mo kabisado. Dahil ang sakit nito ay matindi rin. Yan. Bali, yan lang yung ginawa natin. Okay. Tapos, yan. Titingnan ngayon natin yung transistor na nagsusupply ng vertical sa yan. Mayroon na siyang 20 plus. Yan. Yung gitna nito, mayroon na siyang supply. Dahil umanda na yung unit. Yan, oh, may picture na siya. Oh. Okay na siya. So, ganun lang ang naging problema nito. Okay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa suporta niyo. So, yun lang yung naging sira nito. Complete supply, walang pagbabago ang supply, normal ang supply, pero ayaw mag power on. So dahil may crystal oscillation siya, yun ang ginawa natin dito. Yun, yun lang ang technique dyan at ang sikreto ng ganitong board. Ito may mga protection dun, ito may protect ito. Tingnan natin ang protection nito kung mayroon siyang protection sa heater o mayroon siyang protection sa heater yung ganitong klaseng sanyo. Yun o. Pag nagpo-protect, bubukas tapos namamatay pyesa. Wala namang sira na pyesa tapos nag-hold down siya. Yun o. So, subaybayan nyo lang tong heater niya. Yan, heater to. Yun, heater. Tapos, yun, heater yan. So, subaybayan nyo yung connection niyan. Yun, pumasok dito sa diode. Yun, hang nyo yung diode na yan. Tatanggalin nyo yung diode.
Kung saan pumasok pang diode yan, hang nyo rin. Ito, hang nyo rin yan. Yan, dalawa. Dalawang diode, hang nyo rin yan. Kasi ang function niya, mayroon siyang protection para sa may jungle. Tapos may protection din siya para sa vertical. At mayroon din siyang protection para sa audio. Okay, yun yung hold down ng Sanyo na ganito. Okay, so baybayan nyo lang yung heater, makikita nyo yung hold down. Tatanggalin nyo lang yung mga diode na yan. Okay, hahang nyo lang yan para ma-disable yung protect nito. So hanggang dito na lang, sasarado ko lang tapos testing ulit natin. Ito na yung Sanyo natin, 14 inches, testing na natin. Saksak ko lang. Ayan, nag-power on na, nag-ano na siya, nag-red light na siya. Yun, nagpupukas na siya ng pusa. Venus, outsmart messes, live more. Okay na rin yung sounds niya. Tapos, lipat natin yung volume. Okay rin. Volume ng channel, okay din siya. Tapos, try natin i-power off. Yun, power off. Buksan natin. Okay. Okay na siya. Bumubukas na siya ng pusa. So, bali yun lang ang naging problema niya. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. At sana huwag kayo magsawa magsuporta sa channel ko. Maraming salamat. Susunod ulit natin na video. Medyo hindi ako gano'ng nag-upload ngayon dahil medyo busy tayo sa gawain. Saka hindi na masyadong bago yung mga ina-upload natin. Kumbaga may mga run na tayong video. Kaya medyo hindi na tayo nag-upload masyado. Okay?